Okay, good morning. Once again, we will begin the roundtable presentation of the Mandaya Working Orthography. I would just like to greet everybody who has attended this activity, and particularly to our esteemed guests from Department of Education, Central and Regional Offices from Region 11 and the Division Offices in Makati City and Davao Oriental, NCIP, National and Regional Offices, academic institutions, Ateneo Institute of Anthropology, University of Southeastern Philippines, UP Mindanao, SIL, and the City Office of the Mayor of Makati and City Administrator Attorney Aquino. Good morning. I would also like to greet and thank the project coordinators of this project, Tabtaba Foundation, and also the Mandaya community of Davao Oriental, particularly Limpong Natutong ng Mandaya na Kabubayan sang Kalapagan na Asosasyon, in partnership with Limpong ng Mangkatadong ng Pantuyan Caraga, Davao Oriental. Okay, welcome. So before we begin the program, we will have an invocation to be led by Balian Masanda. Ma'am Norma. Matawag sa magbabayan, maganda sa nagbuot, pagbuot-buot, ano, pagtagbayaan, may nagkamog, kakarae. Sa nila pa ni Kalailan, sa pa ni Kalinaw. Busong nila, busong kong kami nila, pagkinamanto nila, bababang kulong nila, saway-saway yun. Na. Yun ang usap sa liayan sa awasan na sa pamailangan na sa pandesaan. Min kami na mabaw ng iba, min kami na naiso ng baman, min kami na babaw ng angin, may makalangin langin ka namin. Ay makadadauno ka namin. Now to formally open the roundtable presentation, let's have the Executive Director of the TEBA Foundation, Ma'am Victoria Tauli Corbus. Let's welcome her. Good morning to everybody. I was just saying that we welcome very much this opportunity, and we thank you all for taking part in this event, which for us is a very historic event because it does present the achievements we have had so far as indigenous languages are concerned. As you may know, indigenous peoples who have come to Geneva to take part in the UN Declaration drafting process, one of their main complaints is the fact that their languages have been discriminated against, and they were even prevented from speaking their own languages in the schools. No, so as a result of all this sharing that indigenous peoples from all over the world have done, the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples has three articles specifically on languages. Article 13, which says that indigenous peoples have the right to revitalize, use, develop, and transmit to future generations their histories, languages, oral traditions, philosophies, writing systems, and literature. No, this Article 14 says that indigenous peoples have the right to establish and control their education systems and institutions, providing education in their own languages in a manner appropriate to their cultural methods of teaching and learning. And finally, Article 16 talks about the rights of indigenous peoples to use their indigenous languages when they have their own media. No, so this has been established already. This declaration was adopted in 2007 by the General Assembly. And through all the years, an effort of indigenous peoples was to get the UN to declare a year for indigenous languages. So in 2020, we had the International Year of Indigenous Languages.
which its main goal is to recognize, to ensure that indigenous languages are recognized, preserved, and revitalized. No, and as a result of the achievements of that 1 year, indigenous peoples felt that this is not enough. We should have a decade. No, kasi yung languages, yung indigenous languages, really is a reflection of the philosophies, the worldviews, as well as the learning methods of indigenous peoples, and it's very much linked to their capacity to transmit this. So we decided to lobby again the United Nations, and last year the United Nations decided that 2022, that will be next year, will be the beginning of an indigenous, of a decade, international decade on indigenous languages. No, so this will be going on until 2032. So these are some of the achievements at the global level, and we are very happy to see that this is now being translated at national levels. And this effort that we are doing now in terms of supporting indigenous peoples to do their orthographies is one element of that. Of course, we know that revitalizing languages doesn't just mean making orthographies. It's really, at the end of the day, it's community-based revitalization, no? Where indigenous peoples are able to speak their languages and use this in any way they would like to. So I would like to congratulate the work of our indigenous navigator teams, no, who came up with this, and of course to our Mandaya sisters and brothers, specifically under the leadership of Norma Mapansagonos, who has already started doing this, and we just came much later to provide the additional support that she needs. So I would hope that these presentations will inspire us further and make us more strong in terms of doing all what we need to do to revitalize, to protect, and to restore and to get the governments and other actors to recognize our languages. Thank you very much, and welcome to everybody. Thank you, Ma'am Vicky. Before we'll have the backgrounder of the project, I would just like to recognize the presence of DepEd Regional Director, Sir Farnazo. Good morning. Okay. Thank you. Now to give good morning, the morning to all. Thank you, sir. Good morning. Now to give the background of the project and to introduce the presenter of the working orthography of the Mandaya, let's welcome the project staff of the Indigenous Navigator Project, Ms. Bernice C. Let's welcome her. Nakamute ka, Bern? Bern? Oh, my gosh. Sorry for that. Okay. Magandang umaga sa ating mga kapatid galing sa Kalapagan at Caraga. At congratulations sa inyo, sa inyong mitiin na gumawa ng pagsasadokumento ng inyong wika. Andito tayo ngayon para ihapag itong paunang orthography sa inyong wika sa kinauukulan at ipapang mga may interes sa ganitong klaseng gawaing pangwika. Magandang umaga rin sa lahat ng mga andito na dumalo na gustong makinig sa paghahapag itong working orthography ng wikang Mandaya na gawa ng mga Mandaya. Noong November 2017 ang unang pagpunta ng Indigenous Navigator sa Kalapagan, no? Ang aming naging katuwang sa trabaho nito sa Indigenous Navigator ay ang LTMKCA. Ayokong ibigkas kasi baka magkamali ako ng accent. Sa pumunuan ni Manang Minisha Tekson, isang Gabriela ng mga Mandaya sa Kalapagan. Gusto kong ialay ang event na ito sa kanya. Manang, sana ay makapanood ka. Ito ang bunga ng inyong pangarap at sana ay gumaling ka agad. Sa talakayan mula sa tanong sa Indigenous Navigator Initiative tungkol sa estado ng wika noong November 2017,
napag-alaman na ang wika sa sentro ng kalapagan kung saan galing ang mga dumalo ay vulnerable, or ito ay ginagamit ng mga bata pero sa mga piling okasyon o lugar, kagaya ng sa loob ng bahay lang. At pati ang mga magulang ay halo ang salitang Mandaya at Bisaya sa loob ng bahay. Maraming dahilan kung bakit nangyayari ito. Pero sabi nila, ang karamihan sa mga guro sa paaralan ay mga Bisaya. At ito ang wika na ginagamit doon. At yun din ang salita sa pamayanan. Dahil napasok tayo sa panahon ng COVID-19 pandemic, hindi na kinaya ng tub-tuba na sila mismo ang mag-implement sa project na ito kasama ang LTMQCA. Kaya naman nagpatulong kami sa Father Uming Mapansa Foundation or FOMFI, na isang NGO ng mga Mandaya na nagsusulong ng kultura rin ng Mandaya para isagawa itong proyektong ito. Nagpapasalamat kami sa pagtanggap ng FOMFI sa ilalim ni ay sa sa leadership ni Ma'am Norma Gonos sa hamon na ito, no? At sa pagsasagawa nito, nagpatulong din kami kay Sir Ricky Nolasco noong andun pa siya sa UP Institute of Linguistics, pero hindi namin naabutan siya noong pumunta kami kay Norma, no? Kaya lang sa panahon sa itong pag-finalize itong orthography ay kasama natin si Sir Ricky at saka si Sir Janos Cabezares ng UP Mindanao. Maraming dinaanan ito na konsultasyon sa mga Mandaya ng Davao Oriental kung saan sila ang nagbuo ng laman ng orthography. Hindi na ito para sa kalapagan lang, kundi para sa lahat ng Mandaya, maski saan man sila. Kaya malawak ang naging constituency ng project na ito. Nagpapasalamat din kami sa Deep Ed Division ng Matis City at Davao Oriental sa kanilang collaboration sa trabahong ito na magpapadali, no, sa ating pag-promote ng Mandaya bilang language of for the IPED education, no. Sa mga taga-kalapagan, salamat na na-trigger ninyo ang interest na balikan natin ang mga gawaing pangwikang Mandaya na ginagawa ng iba, kagaya ng Summer Institute of Linguistics, mga academics at iba pa. Sa mga kinauukulan at iba pang stakeholders, maraming trabaho pa ang hinaharap para magamit ng maayos itong orthography. Kaya inaasahan namin na magtutulungan tayo para magamit ito sa pamayanan at paaralan. Sa aking mga kapatid na Mandaya, sa pamamagitan nitong dokumento ay makita ninyo kung gaano kaganda ang inyong salita para ituloy na isabuhay at maipamana sa mga bata. Ito ay mula sa inyo at para sa inyo. Mabuhay ang Mandaya. Maraming salamat. Thank you, Ma'am Bernice. Okay, now we will go to the presentation of the Mandaya Working Orthography. Now, before we begin, I would just like to remind the participants that questions can be sent through the chat box, or you can also send it directly to my account, Janus Cabezares. You can just find it in the list. Okay, and then after the presentation, you will be, or everybody is given time to talk if you want. So you can just raise your hand and the floor will be given to you. Okay, so let's welcome Ma'am Norma, and she will present the working orthography of the Mandaya. Dagganaton tibo, yung pagabalawan ta doon, yung sulitaw sulat ng Mandaya, yung pinatawag natin na orthografiya. Magasugudak sang niya na yung pasinom doon sang Mandaya o dinabaw na piaglito, sang piagsulitan o piagtiyaban o sounds. Sang pagkatiyab o pronunciation o yung pagkasulat o spelling. Yana ng ortografiya. Yani, yung isa kapaagi ng paglitok o pagkasulat sa pagtiyaban.
ng Mandaya o Dinabaw. Disine, pag-abalawa natin yung patingog o vowel o yung katingog o consonant. Isab, pag-abalawa natin yung latid o mando o rules ng English ng kanilang pagkalain-lain o pagkadaiya. Apilisab sine yung pagbalaw sang pagkabaig ng litpong o syllable. Apilalag yung kadaigan pa ng mga kaisaban sang paglito. Yani yung mga sundanon sang pagwawaydo o pagtudlo sang sulod o sud ng eskwelahan o uskilaan. O yung pagsulat, pagsurat o pagsulat. Yana yung pagbaig sang litpong o syllable sang Mandaya. Yung pagkabaig sang litpong o syllable amuyani. Katingog o patingog o katingog, patingog, katingog. Pananglitan, yung guya o forehead sang English o baigin mo sang katingog o patingog amainang yani na katingog, patingog, katingog, patingog. Yung lugpat o jump sang English o baigin mo amay nangyani na katingog, patingog, katingog, katingog, patingog, katingog. May nisab ng sulit na bado sang Dinabaw o close sang English o baigin mo katingog, patingog, katingog, patingog, katingog. May nisab ng sulit sang Dinabaw na tiyatawag naton na koko o chin sang English, baigin mo sang katingog, patingog, katingog, katingog, patingog, katingog. May nisab sang iba na piagtiyaban sang Pilipinas. Walay piagtiyaban sang Mandaya o Dinabaw na yagasugod sang katingog o vowel. Nangakuman. Kayang kanaton ang makita sang pipila kapulong o sulit pananglitan sang Mandaya na sulit na atag sang English to give usang pagkabaig sang litpong o syllable sama ng pulong o sulit na masaid sang English near o tiabon mo may nang along niya maipit sang liog yani yung tiyatawag na glottal stop na katingog o consonant na wala do sang patingog sang Dinabaw yang langgikit o affix na, na mag aw sumpayan mo yani ng letra na o pulong yang pulong na ingkod papatungaan niya anang giyon o hyphen wakaw yang ingkod amainang yani na mag-ingkod yang giyon o hyphen amo yang yaga simbolo sang glottal stop niya na ng glottal stop. Yani, yang autiyabon mo yang isa kapulong, mengkaw ng yagatangko kaya maipit yung kanmuliyog. Makita mo yani sang tunga ng isa ka konsonant o katingong o patingong o vowel. Pananglitan, yang pulong o sulit na hagpot sang Dinabaw na agot sang Mandaya na buot pasabot abakas stripping o baigin mo ang mainang na consonant-vowel-consonant or consonant-vowel-consonant. Yang Mandaya na sulit na maligon na autiyabon sang Dinabaw ang mainang na maligon o sturdy sang English o baigin mo ang mainang na consonant-vowel-consonant e consonant-vowel-consonant. May nisabyaan sang yani na sulit na sulti ng Mandaya na autiyabon mo sang Dinabaw ang mainang na yan-i meaning this sang English o baigin mo ang mainang na consonant vowel consonant consonant vowel sang pipila ka mga sulit ang magamit isabyani sang tunga ng duwa kapatingog o vowel udawain naton ang madungog yang glottal stop. Yang glottal stop, yat dungog da takagay na, piasabot da ko, na may nyani ng
Yamatonggol, yang kanaton liog, o yagatiyam kita. Pananglitan, sang mandaya na sulit, yaan. Baigin mo yani ng consonant, vowel, consonant, vowel, consonant. Alon, yang pipila ka mga sulit na wala magagamit sang pagkabaig o pagkasunod-sunod o hanay ng patingog, patingog, o ng patingog, patingog, katingog. Pananglitan, yang sulit na tiyatabangan o to help sa English. O biubuligan, magalagda to help. Yang unang litbong na ikitaon mo kay tiya na but, o baigin, katingog, katingog, patingog. Yani, o ulmaon mo, amainang na tiyatabangan. Kanaan wiawala yang vowel o patingog na I. Yan ay ang mga patingog o vowel sa Mandaya. Alam niyo ang upat ko patingog sa Mandaya? Yang I, A, O, 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 na yang dila naton may nangyagapatunga sa kanaton baba. Yani, I, U, O. Ah, yang dinabaw o dinabawin nyo, liyagasikon sa mandaya na sulit, sa adoon, amuday ang piagsulitan ng tagapatag, aluntulo kapatingog. Yani yang I, A, aw, U, na usaay, pinatiyan ng O. Uno noon paglitok o pagsulat sa A, aw, I. Yang kanunay natin makita na patingog o vowel kay yang A, pananglit, yang sulit na abaga o shoulder, baladaw o dagger, o kalamdag o morning. Yang litra na I, ipanggamitin ang takmasulat natin yang I. Pananglitan, kilay o eyebrow. Uno noon paglitok o pagsulat sang U. Alon duwa kapaglitok sang U? Na mabagsog na U o mayamok na O. Yani nakalainan, wala magabuot pasabot na alunlain na pagsabot o kaulugan. Usaay, biubutangan yang O sang ulian ng sulit o yang U sang lain na kiamtanganaan o posisyon. Pananglitan, yang sulit na utok o brain, tulid o straight, kuwaaw to shout, agipo na embers sang English. Yani na Latin o mando, sikon yani sang Tagalog, dili yani ya makita sang iban pa o kadaigan pa. Pananglitan, yang sugbo o bath sang English, o sumpayan ng I, amainang sang sulit ng mandaya na sugbuwi. Sang dinabaw, sugbuhi, you back. Uno noon paglitok o pagsulat sang I, yung mabaliktad na I, na yung pagkatiyab naton, oh. Alon yung pila kapamaagi ng pagsulat sini, yeah, kaya niyan tiyatawag na swa. Yung mabalik sa mababaliskad na I. Yung paggamit ng matulid na I. Yung paggamit sa yung mabaliskad na I, nembot pasabot swa. Pwede isab gamitin yung I na matulid, bibutangan ng mata sa taas, na ipanggamitin ng KWF. Gamitin yung U, nababadlisan. Yang sugyot, amuyani. Yang I o
binadlisan na you o kay masayon suwaton, masayon taipin, masayon kompyuteron, o madali pagtudlo, o madali katigaman. Pananglitan, yang uya, nagyagamit yang o, o yang uya, nagyagamit yang biadlisan na you, but pasabot si ni dwell, amula yang pagka tiyap. Isab, yung batukan o batukan na gamit yung baliskad na akyadasan na yu o biadlisan na yu na imbut pasabot class A rice sa mandaya. Isab, yung sulit na buot o buot na gamit yung u o yung kiadasan na u na yambut pasabot kindness of heart, magalagda yung pagkatiyam. Kinanglan inom duman na yung isang mandaya o usang mandaya, lain sang o isang Tagalog o Pilipino. Yang swa, sa original na mandaya, pananglitan, yung sulit na tagnok o tagnok o tanawon mo, o yang o, o yang biadlisan na you, magalagda yung pagkatiyap. But pasabot ng tagnok o tagnok, mosquito sa English, amainan yang o, na sang dinabaw o tiabon mo, tagnok. Yang i, o kiyadasan na o, sang mandaya, o, gayagdasang dinabaw. Pananglit, yung natok sang mandaya, amainang na natok. Yung o, amainang na o sang dinabaw. Wain do sang upat yung madayaw na gamitin na magasimbolo sang suwa. Una, iso. Ikadwa, iso, alag, toyo, kakadasan yang you. Ikatlo, yang iso alag na swa, but pasabot yang katapusan na i biabaliskan. Aw yang iso na yang pagbutang sang Q, yag simbolo ng pagpiit sang liog kagayna na kanaton tigabalawan na glutal stop. Nyana ng mga katingog o consonant sang mandaya. Yani ang mga litra. Pa, ta, ka, o. Gapiga, balawan ta kagay na nag-glottal stop. Piga butangan yaan ng antakilalaon nag-glottal stop, butangan mo yaan ng punto sang kanaan, ulo, o ng hyphen. Pigasulat yaan sang word initial sang English na yakabutang o yaposisyon sang tunga ng vowels. Yang sumunod, yang ba, da, ga, ma, na, nga, sa, o yang binuslan na ha. Yang sumunod, yang la, apostrophe la, na interdental approximant, tawag sa English, but pasabot, pigakabutan yang dilata, at tutaas sang kanaton bae ng unto. Sumunod, sang a, e, or o, u. Pero dili mo ang madungog o sundan yani ng i. Madaignay gayon na yani yamainang na baylo o alternatibo ng retroflex na r. Yang la, mamakita mo yan bisan wain.
yang ra alag biuslan na litra. Isumunod yang wa aw yang ya. Duha ka pamaagi yang paglitok sang la. Una, masulat mo paggamit yang la na mainang mo parisan o upodan ng interdental proximant na la or L apostrophe L o sang retroflex na ra. Pananglitan, yang malaat ang mainang na maraat or bad sang English. Yang balakat ang mainang na barakat. Agiana ng ido or passage for dogs. Yang ulan ang mainang na uran or uwan, meaning rain sang English. Yang la apostrophe la au retroflex na ra sang mandaya ng mga pulong ipan mawala sang dinabaw o dabawenyo. Sang original na lingwahe ng mandaya, alun duwa kapaagi sang paglitok ng la au ng L apostrophe L. Makita yang la or L apostrophe L sang posisyon o kiabutanganaan na dili makita sang la. Makita, nandita na makita mo yang la sang sinugdana ng sulit pero dili yang la apostrophe la. La. Panalitan sini, lusong o mortar sang English, lugsad to go down in to go downstairs in English, or litag, a kind of trap. Ikadua, makita yaning la tupad sang I, pero dili mo ang makita yang la or L apostrophe L. Pananglitan, agilalon or big fly or sang kilat na sulit, nambot pasabot lightning, o sang galis na sulit, nambot pasabot wipe or rub. Ikatlo, amakita yang la o L apostrophe L sang katapusan na pulong pero dili yang L. Pananglitan, bungol or bungol. Pasabot div. Yang bunnal or bunnal. Monetary fine sang English or punishment by monetary fine. Yang sulit na dumal, to tilt down one's head. O sang sulit na bail or drought. Makita yang L or la, tupad sang magyanda na L or la. Erdili ang makita yang la or L apostrophe L na mutupad sang magyanda na katingog or consonant. Pananglitan, yang sulit na allaw or day sang English or yang sulit na sunlop, sunset sang English or yang tullo o han sang English. Kalima, ang makita mo yang la or L apostrophe L tupad sang lain na consonant o katingog pero dili sang la or L. Pananglit, palpag, flat, white, and wide stone sang English. Sunod, aglay, wild grain. Baklawan, waste. Songlog, o teaser or taunter, or one who makes fun of others. Yang sunod, yang sulit na ublas, to take down by force. Yang ebidensya na nga makalaong kita na isayani kakatingog, amuyani. Ang sumpayan ng langgikit o affix sang English, yang e sang ikol or lapse sang English, amainang na ikoli.
Oyang Bangal sang Mandaya, flooring support in English, ama inang nyani na Bangali, meaning to build a flooring support. Yang la or L apostrophe L, malitok sang pipila ka lugar sang Mandaya na retroflex ra. Ipan kasalintian o pasamot sinan, ipan kasalintian yang la ng ra. Pananglitan, malaat. Alunin mga Mandaya na katilingman na yagalaong maraat. English saan? Bad. Yang Mandaya na sulit na balakat, sang Mandaya na katilingman na magalagda naton isig ka Mandaya, yagagamit ng barakat or house passage for dogs. Yang ulan sang Mandaya, alon isab yung mga Mandaya na katilingman, yagagamit ng oran. Biabayluan yang la ng ra. Yan yung but pasagot sa akin. Sang Dinabaw, awalaon yang la aw ra. Wakaw, ipan may nang mapataas or maaba yang patingog o vowel na ipan may nang na maaba aw sulaton yang makron o kolon. Pananglitan, yang malaat sang Mandaya o maraat, ipan mainang na ma. Kaya pakataas, kakamang yang la aw ra aw pakataas ay pagkatiyak. Yang barakat or balakat, kakamang yang la aw ra aw pakayupuanaan yang mainang na baka. Yang ra na amo, yang pagabaylo sa ngilanan ng pagbago ng ponolohikal na panagaway ng pulong, panagsumpaki ng pulong o pagtiyaban. Nangaon, yung mga Mandaya, magalisod, paglito, sang ra. Wakaw, ipan, kulian ng la o da. Wakaw, yung pidlo, yamainang ng Pedro. Yang nodma, yamainang na norma. Yang sadlinas, yamainang na sardinas. Pagka doon, yamainang dayani na kabain ng investigasyon sang pulong o pagsulitan o lingwahe ng Mandaya. Yagbulagda, yang tingog, na along glottal stop na o yang ha sang Mandaya aw Dinabaw. Nangaon, yung original na Mandaya, walay ha. Yung pagkalaong ng sulit na walay ha, isa ka sociolinguistic na ilanan. Sa Dinabaw, alon yang ha. Sang sinugdanan sang lit ng litpong or syllable. Sang Mandaya piga inang yani, piga tanaw yani na glottal stop. Pananglitan, hangin sang Dinabaw, angin sang Mandaya o wind sang English. Ikadwa, yang Dinabaw na hikot ikot. Igagamit kita do sini ng dua kapaagi yang o na isa yang kiyadasan na u. Alagyaan, magalagda, insakto. Aw yang pananglit sa Dinabaw yang hanok na yamainang na hanok isab sang Dinabaw, but pasabot sang Mandaya, anok. But pasabot sang English, keep something over low fire until fully cooked. Yang ha, padayo na makita naton sang sinugdanan ng litpong o syllable. Tungod kay yang lingwahe na
Dawain kau akalapit na katilingban, ipan mabago. Panalitan yang batangno ng mga mandaya, nagpanaw-panaw da dawain, ka influensyan da paggamit ng ha. Wakaw, maapil dayani sang katingo o konsonan sang pinulungan na mandaya. Yang glottal stop o may nang pagtunggol sang kanaton tutunlan, isa kapatingog, katingog o konsonan na masabu-sabu naton kitaon sang mga pagsulitan. Anong pipila ka mga pamaagi sang pagsulat sini? Una, yung pagbutang ng grave mark sa taas ng patingo o vowel sang litpong na way aksento o makitaan sang tumoy ng pyag, ng sulit. Pananglitan, dila or tang, pawa or farm, isa, the child. Ikadwa, yung pagbutang ng circumflex sa taas ng patingog o vowel sang litpong o syllable na alon aksento o makita sang tumoy pananglitan sang pulong na amo or monkey, tai or tahi sa dinabaw na yambot pasabot su or yang tibok sang mandaya but pasabot all. Ikatlo, yang giyon o hyphen na pagabutang sang tunga ng isa ka konsonant o patingog o vowel. Pananglitan, yang pulong or sulit na bagidan or whetstone sa English, san dinabaw pagatiya biyani na tag-iya or owner. Apan, pero, wakaw, adunay or alon mga mandaya na dili piagalito yang glottal stop. Pananglitan, yang bagidan na pagkasulat o tiabo ng minandaya, bagidan. Yang tag-iya, tiabo ng minandaya, tag-iya. Kayway kanilan, tungasan duwa kapati, patingog or vowels. Posible na dili maapil sa pagsulat. Pananglitan, kanaan na ausulat to ng iban butangan ng giyon sang mandaya yang pagkadungog mo along giyon pero pagkasulat way giyon, kanaan. Magalagdayaan insakto. Yang sulit na gaed au gaed au sandinabaw isab yang kadtui amainang nakadtui pero sang mandaya au tiabon kadtui wanilan ubutangin ng giyon. Dili da susuwat yang patingog o vowel sang sinugdanan ng sulit. Pananglitan, indog or stand. Imposible isab na gamitin na simbolo ng Q. Ausuwat mo yung glottal stop, amakita mo sa tumoy ng pulong yung simbolo. Pananglitan, yung iso, ubutang mo yung Q. Aw yung iso na yung pagkasulat mo yang kiyadasa na U, butang mo yang Q sang katapusan. And but pasabot ng iso, child. Yang sulit na amo or monkey, butangan mo ng Q ang takasayudan mo ng inan yang pagtatiyak ng aksento. Yang pawa or farm, butangan mo isab ng simbolo na Q, nambut pasabot, glottal stop. Ano ni sab, mga igayon, na ikinanglan suwaton yani? Pananglitan, sampulong na dinabaw na wa,
or none. Uno noon paglitok o pagsulat sa iban pa na mga katingo or consonant. Yang iban pa na mga katingog ang makita naton sa lain-lain na kiamtanganaan o position. Yang pa, pananglit, sa mandaya pungot, sa dinabaw pungot or bird, or sa pulong na malipa or dirty clothes, or sa pulong na ukap or bark of trees, or tampaling and tampering or slap sa English. Ikadwa yang ta. May nang way alos boses na udungogon mo kayang kanaan malapit sang taas na bay ng unto. Panalitan sang mandaya na sulit na tibo. But pasabot all or utok brain or mandaya na sulit na malikmat or marikmat. Sang mandaya na kuko or cat or sang mandaya na sulit na ibak but pasabot unexpectedly interrupt or join a conversation or sang sulit na takmag meaning take by the hand. Yung sunod yung ba. Panalitan yung sulit na biyag. Biyag or full in stomach. Ulabang or urabang or uwabang in dinabaw, meaning shrimp. Or ubos or taro leaves in English. Or sang sulit na lugatob or sound of falling object in English. Yang da, panalitan sa dagtong na sulit, meaning bamboo container, or sang sulit na madakmal or madakmal o madakmar sang iban na sulit ng mandaya. Nambot pasabot, take, pagabot sang dinabaw, madakmo. Or sang pulong isab na or sulit na sabod or flower or pakadyaw or bon voyage. Yang sumunod, yang ga. Pananglitan, gabot, to uproot, bugat, or weight, masipog, sang mandaya, or masipog, sama ng manok, or chicken, mamaon, or mamaon, betel chew, nanam, taste in English, or tambulang, o tamborang in other mandaya communities or tambuang sang dinabaw is a kind of bamboo. Yan sumunod yang na. Panalitan sang sulit na naton. Isa ka possessive yani na. But pasabot as sang English. Yang sunod, yang pinangis or stove ashes. Atulon sang mandaya o aturon sang iban pa na mandaya na katilingban o aton sang dinabaw but pasabot saan fire or light. Yang sumunod, yang litra ng nga. Pananglitan, ngidto but pasabot sang English that. Malayo, distant from the speaker. Sumunod, balangaw. Sang inagad na mandaya community, barangaw. Sang dinabaw, bangaw. O, yung isa ka mandaya na sanlupan or west. Pusong o heart. Bugsay or paddle. Bagas or big. Sumunod, yang wa. Pananglit, wala. Wara or wa sa dinabaw. Meaning none. Or sa minandayan na balawang or barawang.
and Dinabaw, bawang. A ripening method where bananas are covered with earth or paagi ng pagpainog ng saging. Yang sumunod, yang ya, pananglitan, yapakas. Yang aksento, o badlis, o syllable prominence ng English, yamainang yani na ilanan o pagkikilalanan ng butpasabot ng tiniyaban. May mo yani gamitin yung tiyatawag na acute diacritic, yung kukudlis ng yamababag. Panalitan, timon, cucumber, or timon, guide, yung kudlis, biubutang naan, sang taas ng isang timon, aw taas ng o sang timon. Yung bugat, na weight, biubutang yung kudlit na yan o acute diacritic sang taas ng a do sang bugat or bugat nambut pasabot relax biubutang naan sang taas ng o yang acute diacritic mark. Yang isa yang gaid na yambut pasabot to bind or trust up biubutang sang taas ng e o gaid nambut pasabot sa saida or only biubutang naan yang acute diacritic mark sa taas or olo ng a. Yang kataason o kayampo ng ikadwa na litpong o syllable sikon sang katapusan no tumoy amoy yang pagalaong dato do sini na aksento. Pananglitan sang sulit na timon yaga pasabot na yang litpong o syllable sang ikadwa gikan or sekundo santong katapusan o tumoy na yan nagdawat sang aksento o taas o dugay na paglito. Sang lain pa na paagi yang litpong or syllable na iyan sang timon o guide na alon aksento sang taas ng o do sang mon dili but pasabot na mataas o madugay ang pagkalito. Yang pasabot sini na yang acute diacritic accent naan do sini mayampo yang patingog o vowel o litpong o syllable na iyan sang ikadwa sikon sang kalahan na T na yama sira o yama kita sang ikadwa gikan sang katapusan o tumoy na kanunay naton kita o na aksento pananglitan sang indog or stand sang English o ambak but pasabot frog o lugpat ng but pasabot jump. Posible na mabalin yang aksento o sumpayan ng langgikit or affix sa English. Book, buok, dugangan ng on, amainang na buugon. But pasabot sa English, hit to hit. Mama o dugangan ng a, amainang na mama a, chew it. May nang imperative na pagkasugo, pinugos. Yang sukol, amainang, o sukol o sukor, sang iba na mandaya na katilingban, o dugangan mo ng i, sang katapusan, amainang na sukoli o sukori, na sang Dinabaw, sukuwi. Na yambot pasabot,
to use a tripod stove o paggamit ng tulong kasike na sukol. Magapabilin yang aksento. Pananglit, yang om, dugang mo yang inom, ama inang na uminom. Yang pulong na yukatot, yang yu, dugangan mo ng katot, amo yang yamainang na yukatot. Took line. Mga dugang na bantayanan, kabain sang, tatawag sang English, na onset, nucleus, and aukod, koda, na katinig au patinig, o katinig, patinig, katinig, dagtaas, na tiyatam natin tawagon, kagay na, na istruktura ng litpong o pagkasunod-sunod na litpong o silabol. Yani ang tiyatawag natin na lapid o balaod o sulundon o mando ng pagpasabot na nga madugangan natin ng glottal stop yung pulong na dua or two. O sumpayan nga ninalanggik ito affix na a. Pananglitan, dua a sang mandaya o dua ha sang dinabaw na yambut pasabot, make it into two. Sang mga katingog o consonant, yang ha lamang, yang dili makita sang sinugdanan o tumoy ng litpong o syllable. Na katingog, patingog o katingog, patingog, katingog. Tibuyane, patingog o vowel, magagamit ng pinaka uyukan, pinakatunga o pinakaliso na itawag natin sa English na nucleus sa litpong na, o syllable na katingog, patingog o katingog, patingog, katingog. Germinating yung language ng Mandaya na yung butpasabot ipan magsangasanga. Makitayan duwa ka katingog o konsonant katapad yang magalagda na katingog. Pananglitan, yang allaw o day, o yang sulit na mabaka o big, o yang sulit na bunnal. Bagas yang papel ng pagdubli-dubli ng Mandaya o dinabaw na pagsulitan. Yani yang pagkopya sang magalagda na katingog o patingog o vowel sang pinaka uyukan o pinaka tunga ng pagsulitan na tiyatawag na root word. Yang future aspect sine sang English pananglitan imbot pasabot na utiabon mambut mo pasabot na inangonon pa or future amainang na mudugang kao ng un. Yani yung pananglitan ng pulong na adalaun. Dalaun. Gagikan sang pulong na dalaun. Didugang mo yang a. Adalaun meaning will bring. Yang langgikit or affix na a na amoyang yagasimbolo ng wapa kay tabo future pa na affix mukupya sang pinaka unahan na vowel o patingog na dalaon. Nyana yung pagsulat sang mga bislan na mga sulit. Mainang o maimo naton padakuon, pakabagason, yung alpabeto o dugangan, madugangan yung alpabeto ng Mandaya o apilta yung mga biusla na litra na C, F, J, N, Y, O, Q, X. Makatabang yan eh paglitok ng insakto o pagkasulat ng insakto labidas ang mga ala ng utaw. Pananglitan, Felix, Jose, Zaragoza, Vargas, Ibanez, Cruz, Fujikawa.
yung X, yung J, yung Z, yung V, yung N, yung Z, o J, na mga pangalan ng utaw, Biuslan, Ngiyan, na mga litra. Yung pangalan ng mga lugar, Alag-Isab, Pananglitan, yung Caraga, Santa Fe, Sauquige, Mercedes, Katiel. Aulain pa na mga Biuslan na mga sulit sama ng taxi, computer, cellphone, electric fan, bachelor. Aw di kita gumamit saan ng mga litra, di naton ang masulat yani ng mga pangalan aw pulo o lugar. Ipan mabago ng Biuslanta na litra yang isa kapulong sang litpong o syllable. Sama sang katingog, katingog, patingog. Pananglitan, plano. Sang piyapabagas na alpabeto, piyapakadaig na alpabeto. Isa kalitra yang posible na malain yung pagkalito. Yanini, yang litra na C or Cotabato, na iyan sang Cotabato na pulong. Yang panalingaan mo, okay. Yang sunod, yang Cecilia, o paningugan mo, may ng S. Yang Jose, o paningugan mo, may ng gasugod sang H. Yang Jenny, may ng gasugod sang D o J. O gani, yang cake, may ng paningan mo, iyan yan, EY. Sang patingog o vowels, amo yani, A, E, U, I, O, U. Sang katingog o consonant, amo yani, ba, da, ga, ha, ka, la, ma, na, nga, pa, ra, sa, ta, wa, ya. Yan sumunod, yang pigatawag ta na glottal stop, ng pigabalawan ta kagay na may ng tiyatunggol yan liyog. Makita mo yung tiyatawag natin na grave mark, yang circumflex, o yang guion, o hyphen. Yung sunod, nang inangon ta sa aksento. Yung iba niya gagamit ng tatawag nato na acute mark. Yung sunod, yung pagpataas o pagkamang, pagdilit ng la. O kasalintiin ng macron o colon. Yung sunod, yung germinating consonant. Yung madoble, but pasabot, yung consonant na alon, bibutang na gion o hyphen. Yung sumunod, yung dugang na litra sa pangalan ng utaw o lugar o iban pa ng mga Biuslan na pulong o sulit. Salamat. Thank you, Ma'am Norma. I would just like to recognize the presence of Dr. Manolita Borgos, the chair of FOMFI. We will now have the open forum. We will have Dr. Nolasco and Ma'am Norma. And then to start, I would like to volunteer the director, Sir Alan Farnazo, a champion of MTB, MLE, and educational reform. Sir, would you like to comment? Ate. Salamat. Okay. Thank you very much. Magandang umaga. Good morning, Sir Chanos. Good morning sa lahat nating mga kasamahan dito, lalo-lalo na yung mga
nagpasimuno ng mga gawaing ito. Binabati ko, of course, si Ate Norma Gonos, which I have not seen for quite some time. Binabati ko rin, of course, sa kaninang executive director ng ating Tidbita Foundation, si Ma'am Victoria Corpus, and lahat ng mga kaibigan natin, lalo-lalo na ang mga napakarami ang naiambag para mabuo itong ating ginawa. Alam ninyo, conversely speaking, sinabi naman kanina ni Ma'am Bernice, no, ang mga legal framework, legal references ng mga gawaing ito. Pero naniniwala ako na kagaya ng ating tema ng pagdiriwang ng buwan ng wika, na walang wika, walang kultura na mababa ang kanyang classification kaysa sa ibang wika. Dapat lahat tayo ay ganun ang ating mental model. Kasi kung tayo mismo ay nagsasabi na ang aking wika ay mababa at hindi pantay kaysa sa ibang wika, may problema na tayo dahil may inaayos tayo, at unang pagsasaayos nito ay ang ating pag-iisip at paniniwala. At ito ang dahilan kung bakit sa tema ng ating buwan ng wika ay kailangan nating gawain ng maayos ang decolonisasyon ng ating isipan. Let's decolonize our mindset that there is a superior and inferior language, culture, or ganun pa man. Kaya maraming salamat at nagpapasalamat. I wish to congratulate in behalf of the Department of Education Region 11 ang lahat ng mga participants sa gawaing ito. I know you have poured in all what you knew about ang wika ng ating kultura at pinanggalingan, ang sinasabi nila ang kaluluwa ng ating pagkatao. The soul of a person lies in how he has treasured and the language he has spoken first. Ito ang dahilan kung bakit gusto sa mga panahon ngayon na masyado ng nahahamon tayo ng globalization at ang ugali, the temptation to become part of a bigger group, and eventually, no, nawawala yung ating sariling pagkakilanlan. When we lost a language, when we lost a culture, we lost a treasure. Kaya bago mawala ang ating kultura, lingwahe, mga kanta, kwento, ay dapat maipon na natin ito. Napakahirap nang kunin ito sa mga pangkalahatang kilos ng lipunan kung ito ay mawala, no? Yung wika, kultura, kasaysayan, mga kwento na nawala dahil hindi na alam ning kahit yung mga tao, hindi na nila alam na sila ay kabilang sa ganoong mga wika. It has lost, they have lost their identity, and therefore what we are doing today, I join my appreciation and salute to all of you who have saved the treasure by putting into good use operationalization of what's truly ours, of what's truly your own. And so, binabati ko ang mga nagpursige na maitulak ito. Alam ko hindi ito makakamtan kung hindi nagiging makabuluhan ang pakikipagtalastasan. I know there are a lot of individuals, community leaders, elders who possess the knowledge
of the language, the culture, who have participated immensely into this undertaking. Thank you very much. And I'm very, very honored to share that appreciation to all of you. Sa inyong lahat, maraming maraming salamat. Kasama na rin ang aking pagbati sa aking kaibigan na matagal ko na rin hindi nakita, si Sir Rick Nolasco. At sa inyong lahat, ASD-SMG, nakita ko mga chief natin dito from Davao Oriental, Matis City. Habang inilalahad ni Ate Norma yung kanyang presentation, ay tinawagan ko yung aking pamangkin na taga Lupun kasi may pamangkin akong nakatagpag-asawa sa Lupun. Kaya sabi ko, dalhin nyo nga ako ng dito sa lugar ng Kalapagan, hindi pa ako nakapunta. And they told me na napakadali palang i-access. At yung kapatid ng na asawa ng aking pamangkin ay nagtuturo pala sa district na yan. Baka kasali nga sa loop dito. At madali daw puntahan, mga 30 minutes from dadaanin sa Mati City. Kaya sa inyong lahat na naging sentro ng paglinang nitong ating kultura, lingwahe at kaugnayan, lahat-lahat sa inyo na naging bahagi nito, congratulations for saving a culture, for saving a language, and for protecting the soul of our people. Good morning and God bless us all. Thank you very much, Director Parnazo. Okay, now we open the floor to any questions that you might have. Maybe we can have Ma'am Ringe. You sent a message through the chat box. Would you like to elaborate on your observation? Good morning. Good morning. I think Olson et al. Have already written about the interdental approximant, which is also present in Kalinga languages. But they have not written about the vitroflex R. And I think there are at least two Kalinga varieties which have this, but I'm not sure how they have symbolized this. At least it's an allophone lang naman. But as far as orthography is concerned, most like Lubuagan, Kalinga, and Ginaang use the barred Y as symbol for the interdental approximant, while Vanau, Itneg use the ordinary L for symbolizing the interdental approximant. Yeah, that's I just find it interesting to finally hear about this in Mandaya. Thank you. Thank you. Would you like to add a comment, Sir Ricky? Tama yung ano niya, yung observation niya na iba-ibang groups, no, would have their own symbols. Ang maganda rito yung L apostrophe L, murag ano no na nahimong popular na sa panahon pa ni Father Manny at saka ni Sir Attorney Aquino. Siguro mas marami silang masasabi. Attorney Aquino, would you like to say something? And also Professor Nabaira. Yes, sir. Good morning. Attorney? Yeah. Hi, yes. Pads? Okay, Pads? Narena ba siya, attorney? Attorney? Oh? Yes, I'm online ako po. Ah, sige. Ano, may ano kayo, sir? May dagdag? Si attorney muna. Attorney? Ah. Well, the presentation is very technical, lingual.
if we need to yung presentation naman ni Ma'am Norma is will research, but if we discuss the details now with that, I think we do not have enough time. I at saka I do not know if magka-level off tayo sa ano sa technically or the details of which, but basically sa akin okay naman yon presentation na Sir Janos and Sir Ricky, we have discussed that last week, no, yung preliminaries natin when we had a meeting. Basically, ganun naman, Father Manny. For the details and acceptance of the same with the community and the elders and the professional sectors, I think it will take a little longer time for para hasasana. But I'd like to congratulate and thank Norma for the effort and the agencies, Tebteba. We have been waiting for this. So we reserve our medyo nawawala kayo, attorney. No? Nawawala yata. Okay sa inyo? Okay, okay, bumalik na. Bumalik na, attorney. Ah, okay. So again, I'll say technically, basically, linguistically, whatever, these are basics and I do not know kung magka-level off tayo dito. The academe, the government, and the NGOs, etc. But Norma represents the tribe in this matter, and she also has knowledge of who are the participants in this Zoom meeting. So as a professional, as a Mandaya myself, who is also writing on some, I learned a lot from this, and maybe we can finalize this with the tribe mismo, or with the selected tribal elders mismo, or professionals, or those who have leanings in language. May thank gusto you. Salamat po, attorney. Ma'am Norma, gusto niyong mag-respond? May gusto kayong sabihin? Good morning. Insakto man tong giingon ni Attorney Aquino ang question, ang ano na lang nato karon ang acceptance, pero as far as we are concerned in the community of Kalapagan and the elders in Panduya, the people we will see at my back, makalima mi nagpresent na ami FPIC nag-issue put against CIP of certification precondition. Ug ibalik-balik nako kapalik sa ilaha na gusto lang nako masigurado sa tanan na the reason why I agree na i-present ni sa tibuok Pilipinas aron nga maka-participate pod ang uban, and klarohon lang nako nga in our consultation with DepEd Davao Oriental Division, both the elders and DepEd, they agreed that they, we should include Dinabaw. Otherwise, walay makasabot sa kantong naglong nga Mandaya. And that's the reason why i-appeal nako nato ang Dinabaw in response sa gusto sa Kalapagan ug Bantuyan na makasabot po ng mga maestra aron matabangan sila matundo ang orihinal na lingwahe. Ug ang gamit sa kanisya orthography duha ang mugamit sa eskwelahan ug ang mga elders nag-ingon gamito nila sa ilahang katilingban aron madugangan ang kahibalo sa ilahang mga kabataan nga nagadinabaw na lang aron. I would suggest na aman sa mati NCIP office ang mga taga Kalapagan, ang taga Pantuyan na amin sa Caraga, baka pwede po sila ang mong sulting. Yes po, taga Kalapagan.
NCIP office, baka gusto niyong mag-salita. Hello po. Yes po, i-mute niyo po yung isa kung maraming accounts. Iwan niyo yung isang ano lang account yung naka-on yung mic at yung speaker para hindi po mag feedback. Okay, while waiting, Pads, baka may gusto kang idagdag? Salamat. Good morning sa lahat. Pag natuloy itong kwan, orthography na ito, itong ginawa natin, that means ulitin ko pagsulat ang lahat ng sinulat ko. Dahil marami-rami na rin ang nasulat at na-publish na hindi sumusunod sa pinagkasundoan na orthography ngayon. Okay. Mayroon na akong tanong kay Juan, kay Attorney Al at sa kay Ma'am Norma tungkol sa I at saka W at the end of a word. Kasi na-notice ko na nahihirapan ang mga Mandaya mag-pronounce ng IW. Kunwari, pag nagkanta sila ng Bayang Magiliw, hindi po Bayang Magiliw ang sinasabi nila. Ang sabi nila, Bayang Magiliw. Mahirap, nahihirapan sila ng iw. Ganon din pag sinabi nila Paksiw. Hindi Paksiw, Paksiw. Ang narinig ko, Paksiw. Tama ba yung narinig ko? O at ayusin pa natin yung mag-note tayo tungkol sa ating W na hindi pa fully na integrated into the Mandaya alphabet. Attorney Al at Ma'am Norma. Father, okay, Sir Janos. Yes, Attorney. Hello. Okay, that's a good observation. Last week, observation, Father Manny, Ma'am Norma, Sir Janos, and the rest. Last week, yung nag-usap tayo, Sir Janos, yung sabi ko, yung Y at saka I, yung parang hindi na ma-pronounce masyad, natapsingan yung Y sa I, ganon. But in this case, that's true because we noticed that our tongue sa Mandaya is prone to easy pronunciation. Hindi yung yung dila. Like for example, we ang atong dila is, if not loose, I do not want to use the word lazy, but it's a loose tongue. So when you say Bayang Magiliw, you have to twist your tongue up and down. But the Mandaya, personally, is not prone to tongue twister. Gusto namin yung diritso yung pronunciation, like Bayang Magiliw, Sigarilyo. Ayaw namin yung aliw. Yung dila, nahirapan kasi yun. I do not know how and why. But pag mata ko, ganun na rin yung pag-isip ko. Ganun yung pronunciation ng mga parents ko. Bisan ko sa eskwilahan, we do not say Bayang Magiliw. Because when you say giliw, you have to twist your tongue up and down. But ang Mandaya kasi, like for example, mapanoda ako. Short, mahilig kami ng shortcut, mapanodak. Mapanoda ako, mapanodak. Oh, ganon siguro, Father Manny. Siguro, sanayan lang yan pag ano. But the new generation who can be trained with tongue twister language, pwede na yun. But sa mga matanda, mahirap na yun. For me, I am writing. Maka-adjust na rin ako. But yung, I think this presentation is first and foremost good for writing. Good for writing purposes. And then second, for speaking. We need to write also. Thank you. Yeah. Janus. Ma'am Norma, magsasalita daw si Ma'am Norma. Sige. Ma'am? Oo,
pang Father Patrick Manny and Atty. Aquino tinuod yun na. So nagsugod ni sa pagpalista, sila ang naghimo sa word list. Gigamit na mo una katong na nanghimo sa DepEd, katong sa Patuya National High School. And ang gihimo na mo, aron mag-determine na mo kung unsa ang mga syllables na pwede na mo tan-aon din sa orthography, sila ang among gipahimo o word list. O wala ko'y nating ang word list sa ilahang IW. Di na pa-pronounce ko nung tanah ko sa ilaha, di ko sila mo pronounce ni Ana. And pero, tama, I agree na siguro for the sake of writing, pero wala yun may nakita ka word na IW sa original na Mandayan. Except kung sa takad kong binabaw, kailangan naman tayo mga borrowed words and letters. Salamat, Ma'am Norma. Si Doc Pasyon, kanina pa siyang, sorry Doc, may question po kayo. May buntag sa tanan. May buntag? Sa mga mangkatadong, matikadong, sa tanan ng mga DepEd employees, sa Davao Oriental, labon na kay Sir Ricky, kay Ma'am Norma, kay Sir Aquino, Atty. Aquino, kay Father Navaira. Ang ako alang, nalang ko'y gamay na, allow me to speak Cebuano kasi may mga native tayo, may mga katutubo tayo na nakikinig ngayon na di kayo kasabot sa English o di kayo kasabot sa Tagalog. No? So mag-Cebuano lang ko. Ang ako alang maistorya, anyway, guwapo man ang presentation ni Ma'am Norma, na-appreciate na ako ang presentation. Guwapo siya, pasiunan na output para sa Mandaya. No, guwapo niya siya na about sa ortografiya. Ang ako alang ma-istorya ay Mandaya language, ortografiya ng Mandaya, meaning nag-isgot niya siya kung unsaon pag sulat, unsaon paggamit sa pagsulat ang mga salita o mga inistoryahan sa Mandaya. So mao ni siya ang ortografiya. Karon nagiskot ta og Mandaya, meaning ang kultura, sumasalamin na ni siya sa kultura sa Mandaya, sa wika ng Mandaya. Package kumbaga na nagiskot siya gyud sa katibuk-an ng pagka-Mandaya. Tama po ba? Ang ako lang puntaan ni ay ngano i-appeal nato ang Dinabaw na Mandaya ang ato ang gihisgutan, ang ato ang giistudihan, ang ato ang gihibuhatan unsa ang pagsulat ang ilang mga sinulatan, I mean inistoryahan. So kanang ingon na ba? Giingon pagali ni kanina ni Sir Alan Fernaso na ang wika ay kaluluwa ng ating kultura, na kumbaga ang ikining Mandayan nato is sariling pagkakilanlan, no, na kung dili nato siya maano, maunti-unti na siya mawawala o mawala. Karon kung i-appeal nato ang Dinabaw, magkaroon siguro ng sa tawag ana confusion sa uban na mga taga mga Mandaya na moingon unya sila na nganuman nga inani man ang Minandaya ba di ay ni pure Banisia, di ba? So magkaroon siya ng kaguluhan kumbaga sa ilaha. Pati ako malibog gali ko kay ang ako alang pag maingon ta Mandaya, isulat na tong Mandaya para unsa may ang purpose, ang authenticity, ang ma-preserve nato ang atong kultura, ang atong wika, ang sinultian nato. Nya karon haluan nato siya o kanang Dinabaw nga dili siya pure na Mandaya. I suggest no na dito lang siguro sa tamo focus sa Mandaya para ma-educate nato ang uban nga dili Mandaya
ang uban na mga tao o ang uban na mga ano na dili nakahibalo sa ilahang mga dialect mismo, no? Kay sa ko ang pagkahibalo pag moingon ta mandayaman good, sa ko ang nahibal-an, di ba? Pag moingon ta language may origin. So sa ko ang nahibaluan ang mandaya, ang origin daw, no, ingon na ko daw tungod kay ang may ingon sa ila sa ko ang nahibal-an sa pag-research ko na ang mandaya, ang origin ng mandaya ay galing sa mandaya na nasturya sa Caraga. Dayon nag nag-immerse, nag-add to sila sa lain-lain na lang na mga lugar, no? So pag sinabi natin na mandaya na Caraga, yung tinatawag natin origin, tinatawag natin na wika o language na pinagbabatayan natin. The other wikang mandaya na gihisgutan nato na makit-an sa lain na lugar ay gitawag nato siyang dialect o dialekto o di kaya subordinate na wika sa wikang mandaya na matatagpuan sa Caraga. So muin ana. So ang ako alam po ani is unsa gyud ang gibasihan nato sa pagsulat ron nato sa ortograpiya ng mandaya. Asa na, I mean, nalibog kung asa siya na gibasihan na ano ba. Kay may origin man ang tinatawag natin, di ba? Okay. So, diha siguro ta mo focus sa pagsulat nato sa ortograpiya. So, kato siya ang ako ang mga suggestions. I hope na ma-consider. May mga, about din sa presentation, may mga technical lang siguro ang nakita lang nako na need siya o further discussion sa puhon-puhon kung magkaroon man siya ng workshop, no? So sige lang sir, balik lang to og raise kung halimaw na po kay maisip na pangutan o suggestion. Okay lang po Sir Janus. Okay po. Thank you. Salamat doc. Ma'am Norma, gusto mong mag-respond kay doc Passion. Oh, si Sir Ricky. Ma'am Norma. I would like to ask to Ernesto of Calapagan and Mangkatadong Diano to respond. Kasi okay, sila to Ernesto, sila tong nakigistorya sa DepEd. And they accepted the recommendation of the Department of Education that it will be easier for them, for their teachers, to understand the original Mandaya language if we include the Dinabaw, because that will be the jump start point for them to understand the original Mandaya. Ako, mas maayo para nako na ang taga-Kalapagan, si Chu Ernesto, kay siya itong nag-atubang sa okay, DepEd. And si Augusto Diano. Yes po, pwede na pong magsalita. Sir, ako si Augusto Diano, Barangay Antuyan, Painted Vicary, Caracas Provincial. May munda sa tanan. Ako po si Conay Joel Dumikit, taga Kalapagan. Daghan mi dire naminaw sa presentation apan dili naman gamay ra man pud ang among naobserbahan nga among itawag ani ikritiko what on say tawag niyo ana kaning ikuan kaning istorya na Dinabaw kaning sukol kaning makig-away mo pait sa amo ang sukol sa lingsing. Sukol sa lingsing. Alam mo, putulin mo kahoy na yung sa lingsing. Pero sa dabawin nyo, sukol, bupait, mulaban. Ang akong i-worry, Ana, kung mandaya man atong ihisgutan, asa may atong ibutang yod sa atong libro? Kaning mandaya nga tinuod o sabial po doon Dinabaw? Kaya na ganina is ikaduha kaning maraat ug suntihan nimo na Dinabaw malaat maluoy
makaluluoy. So murag maka nagsagol dili na masabtan unya nawala na tong original na yun nato na pinulungan sa Mandaya. So dili man hinuon tanan na aman lay to pipila. So ang amo lang na dili gyud mabi mabihay makuan unta kanang ma mawala o masagulan kay ngano kan ug unsay atong i-dokumento mao na ra gyud ni musipya tagamay hantod sa hantod dili na gyud nato ma maotro. So ina na lang ang among obserbasyon o sa mga kauban nako dire napay mo sulti gamay taga Kalapagan gihapon ni eh. Sige, sige sir. Good morning sa tanan. May buntas. Sir, ako, usa ka membro sa Kalapagan. Usa kami nga lumulupyo. Ang ako lang ikakuan no, katong si sir nga nagingon magilyo. Kami, dili man may makalito ko sa kami kamandaya. Pero wala may nagingon magilyo. Mas maayo pang mamuingon, bayang magiling, mo pa na among iingon. Yang isa pa, nagpasalamat mi kang sir Passion, murag nakauyon mi ato nga makita namo ang origin. Nalipay mi nga dunay mga pasiugda sa mga sinultian nga makita pa ang original sa Kalapagan. Kung muingon nga maraat ar pangit sa Bisaya, dili nami gikalipay namo nga makita o mabasa masunod sa among mga kaanakan ang maong istorya. Kung muingon maraat pangit sa Bisaya, unsa pa man ang among ikapakita sa among mga anak, agipasalamat namo nga dunay mga sama ni ini nga dili mawala ang among mga sinultian. So muhang yo me nga ang among inistoryahan nga dili mawala. Isa pa, gikuan namo ang dabawin nyo, gipilit namo pagsunod aron lang magkasinabot. Pero ang among sinultian nawala. Mo lang na ang among hangyoon. Kung musunod man mi sa lain nga na inistoryahan, nabiya ang among pagka mandaya. Mm-hmm. Walang na mo o salamat. Salamat po, ma'am. Si Ma'am Norma, may gustong sabihin? Ma'am Norms? Oo. Bumalik lang po sa original na question o kunyak pa tong ano, uban. Dili ko, siyempre dili ko magsupa, pero gipasa na ko ang microphone kay Chu Agos, pero kinahanglan lang na ko ibutang sa eksaktong konteksto. Ang unang nag-istorya naman mi ni Dr. Passion Ani o nagpadayag ko sa kalisdanan. Sa pagsugod, original lang man yun nga Mandaya ang plano na mong isulat. Pero sa konsultasyon, maong hinungdan nga nung si Chu Estong akong gusto pasultihon from Kalapagan usab, gawas pa sa suon na si Jong. Tungod kay sila man itong nagdesisyon na i-appeal nila ang Dinabaw. But originally, ako mismo, Dilikman, pero maayo ang ilang historians sa deathbed by saying na na-agree sila na i-appeal po ng Dinabaw aron nga mahimong sumbanan sa katong mga bata na nakasabot sa Dinabaw aron mahiuli sila sa original na lingwahe. So walay plano na murabag tanggal, wala po ng original language, pero para makasuporta sa original language, maumagod na ang ilahang isulti, kung maulang po ang trabaho namo nga technical, maulamang ang pagsunod sa ilahang isulti. Mubalik ko nga doon sa kadtong word. Tingali, gipalista man ako diri kang June, unsa ang mga word na ilahang komentaryo. Pero kadtong sokore or sokole, di katong di-explain ka ganina nga dili pwede ang la apostrophe la kasunda ng ay. Di nato yun dyan ma-pronounce. Sokol man yan, yung tripod. Dili yung humusokol sa mga iso. Yang maraat, suko sa Dinabaw. Sokol sa Mandaya,
Sukor. Sukor is absang mga yaga binagagamit ng R. Pero pag abot sa sukuli, meaning butangig sukol, dili man imo ma-pronounce ang la o I na nagsunod. No, nauna ang la sa I. Maunang, sa Mandaya, kami po din he, muingon po ni sukuli, pero dili mo pasabot nga ni sukol. Meaning, gimanduan ka, imperative siya na pagputos na butangin ang sukol. Yan tripod kaya ganutuan, ang tuloy sige, sukol yan sa Mandaya. So, yung pinagbalawa na to, may nang sa tanaw ko, dili ta pwede din hitingali mag-discuss sa katong detalye, kaya gibalik ko mana ang word sa inyo sa pantuyan o sa kalapagan. So, sa tanaw na ko, salamat sa komentaryo, murag wa lang nasabtan kung sa ang word. Labot pasabot na to. Dili itong sukuli nga ni sukol, pero sukol yaan. Kapag magsuwat ka o magtiyab, yang la ako sa pila, di mo pwede sundan ng I, kaya di mo ma-pronounce. Ang o, yan yung tabo na sukole. Pero dawatong tayaan for further ano, kung yan lang, yang maraat, maraat man ganyan sa original, maraat sa iba na Mandaya, maraat po sa Dinabaw or mat. So, di man naingon na gigamit na to ang word kay pasunod na to sa mga bata. Kundi, kamatuuran man na realidad na nagagamit ang English, ang Pilipino, ang Bisaya, ang Dinabaw, uban pang lingwahe sa word na bad or maraag or maraag. Pero abli ko sa tanan nga inyuhang isulte kay tagasulat lang man ko, taga-pronounce, kung tungod kay nakabalukod ko sa lingwahe. Pero kung komentaryohan ninyo, abli ko ni Ana o ang team sa pagkanyo, no, nga ibutan na mo sa ilalong sa kalapagan sa word list, kaya wapay labot na rin ang word list. Ang word list, di-attach lang din he sa grammar sketch. Kaya ang importante sa teachers, ang katong grammar sketch. Ang word list na to, gikan sa kalapagan, di pa na to, ay marabag, i-attach lang na to, pati ang gikan sa kantuyan. So, mauto ang atong bantayan. Janus? Yes, si ano, baka gusto magsalita ni Sir Ernesto, ni Mangkatadong Ernesto. And then Sir Ricky. Mayong buntag, kamayo taran. Mayong buntag. Sige, ako sir. Si Ernesto Rumikin, na yung gusto ko, yung kanami mga tingog na pamasurat. Kayo din natin po ng mga isa. Kaya wala kami malaw. Puro na Bisaya, puro Tagalog. Wala yung Binia, hindi yung Mandaya, wala. So ako niya kung sagot, kabilin po ako sa mga isa, mga makiyong po ako. Kaliwatan ng Mandaya. Yan yung gusto ko baro na amalibro mayo. Kung pwede ka mayo. Yung kanami pagsulitan, yan da. Magsumpaw pa yung magsumpaw, yan na mga babarawin. Paningkamot po kamo na makasabot kamo kanami. Kami, maningkamot po kami na asabutan namin kamo. Yan yung kanak kinangran. Na, ngayon na kayo kakatingaman ko, gusto mayo, maligay ko muna kanami tingog, ara, para yun. Yanda. Salamat, Mangkatadong Ernesto. Sir Ricky, may ano kayo, comment? Oo, maganda, very interesting ang mga ideas, no? Katong mga storyahan. Okay? O, magkomentaryo lang ko dito sa IW. IW sa, okay. So, ingon ni Father Navarra ni Pads, no, yung IW gihimong YU. Okay? So katong bayang Magiliw mahimong bayang Magilyo. Okay? So this brings to mind katong Bagyo. Ang Bagyo
sa tinuod, ang pag-pronounce ana, ang paglitokana na na salita. Okay, na pinulungan Baguio. Okay, ang original sa Baguio ay Baguio sa Kankanae. Okay? Pero dito sa local language, gidili ang IW na sequence. So ang paglitok nila ay Baguio sa outsider. Kaya nga nagawang Baguio 'yon. Even yung Davao, katong Davao, dili man na Davao na ang original. Ang original ana Davao. No? Tingnan niyo yung mga local language diyan, no? Ang pag-pronounce sa Davao, Davao. Okay, pero katong outsiders kay they hold power. Okay? Nahimong Davao na ang pagsulti ana. Oh, what am I saying? Ang sinasabi ko, no? Itong orthography na gihimo ta. Okay, kining orthography must be inclusive. Dili lang para sa mga Highlanders katong sa bukid. Kundi dapat no ay as saklaw ang coverage nito, no, ay tanan na mga Mandaya ug Dinabaw. So yung sinasabi ng mga tao na kailangan pure Mandaya, no, may not be inclusive. Kaya nga ang decision, parang ang makikita ninyo dito na ay Mandaya katong original, pero may version na Dinabaw. So yan ang gusto nating ipakita dito sa orthography na nag-usab na o na bag-o na ang paglitok sa manlaen-laen nga mga pinulungan. This is what we want to capture, no? Dito sa orthography na ito. Tapos yung mga dialects, no? Maraming dialects ang Mandaya. Okay? Dito sa orthography na ito, we want to capture. Gusto natin ipakita, no, yung lahat ng variations as much as possible. Pagbuhat sa mga materyales sa DepEd, no? Posible na naay manlain-lain nga versions, no? Kaya nga kailangan makita natin yung variation dito. Yung sinasabi ni Dr. Passion about original na Mandaya, tinuod nga may original na Mandaya. Pero naay Mandaya sa coast. Okay, so itong gusto nating gawin na orthography must capture katong pag-usab sa lingwahe o sa sinultihan dito sa mga coastal areas, no? So we want an inclusive orthography. Okay? So itong mga this is the forum para makapag-komentaryo, no? Tinuod na nami mga istoryahan ni Father Navaira at saka ni Attorney Aquino. Marami sila, daghan ng ilang mga sugyot sa atua. Okay, kung how to do things, no? Pananglitan. How do you symbolize the U? No? Unsaon pagsulat sa E? Okay? Dapat ba I o dapat ba U? Okay? Ingon ni Attorney Aquino, sa iyang pagsulat, ang ginagamit niya yung U, ordinary U. Bakit? Kasi ang ingon ni Attorney Aquino, parang alam na
ng mga tao kung kailan i-pronounce yung U at kung kailan i-produce yung E. Okay? Pero for beginning reading, kay kinahanglan mas maayo, mas guwapo kung one sound, one letter. One sound, one symbol. Okay? So ang sa orthography, sa working orthography, na ay choices, no? Pwede kang pumili, no? You can symbolize it with an E, ordinary E. You can also symbolize it with a baliskad na E. Naapod nga choice na katong U, butangan og linya. Okay? So, kana ang mga choices ta. No? And this is being given to the communities to decide, no, kung what is best for them. No? So, yun lang. No? Dagang salamat. Salamat, Sir Ricky. Si ano daw, Mangkatadong Jano, gustong magsalita. Mangkatadong, please, you can speak. Madyo na kayamdag ka natong tibok, kamayo siya ito saan. Kami, namandaya ng Barangay Pantuyan, Pintubi, Karagana, Borintal, magapadayag isang kami ng kanami kaya dumduman sa bahin sini na kalihukan. Yang tanaw nami saan, wa kami kakalisang, daw unan ninyo butangan sinto, pasalamat gani kita, na bayon utaw, na isalaag sa dalan, unya ang dalan na naagihan, hindi ilang dalan. So, ubalik ta sa original nga dalan, na maong lingwahe yun sa original nga tribo. Na aron masayod usab kita o kining dalan na atong nawalaan magpasalamat usab kita sa ilaha labi na sa dabawin niyo nga pinulungan kung dili pa ni ana dili ta mo balik sa atong original nga pinulungan wala ko malisang ni ani tungod kay nagsalig ta man sa mga kadin sa mga professor nato karon nga mao yung pahimutang nini aron takdo ang pinulungan kaniadto karon. Una ang kumpuan dita maglalisting ani silan ni Bango kay Pare Navera kung Atty. Aquino sa uban pa labi na sa NCAP. Kung sa ang kababayan ako mga manday sa Kalapagan kanilang istong o kanamo diri sa Pantuyan isip pangalimpong ng mga katadong na bala kanini kung imukunta nga babag. Apan pasalamat ko tungod kay naay atong mga professional ng mga tribo na diin sila mo timon ni ini aron maimutang malibro dito wala usab magpasabot karon nga kuha na gyud nini original da kung subject to study ninyo isip mga professional ana lang siguro og daghang salamat kanatong tibok. Ah, daghang salamat Mangkatadong Jano, maganda yung metaphor ni Mangkatadong yung daan na konektado naman yung original na Mandaya tsaka yung Dabawenyo. Hindi ibig sabihin na mag-focus lang doon sa isa. Tama ba ang pagkaintindi ko, Ma'am Norma? Kasi may halong Mandaya doon. Oo. So, ano na, mag-end na, mag-12. Oh, 12 na ba? Oo, 12 na. Yun. Pero magandang ano yun, parang closing remarks yung sabi ni Mangkatadong Jano. Baka... Meron pang gustong magsalita o? Yes po? Attorney po. Attorney? 2 minutes. Yes, attorney. Ako nawala. Nawala. Kasi, may sasabihin sana ako. Okay. Sige, Pads. Salamat sa komentaryo, lalo na yung sa Kalapagan na nag-o-object sila. Kasi ang Kalapagan naman ay may halo na silang mansaka. That's another problem pagka marinig yung ginagawa natin ito, marinig naman mga mansaka. Kasi yung R nila ay dapat na isulat. Sinusulat naman natin eh.
pero hindi natin na nabigyan ng malaking pagpapansin yung Mansaka. Mandaya rin yon, kaya lang ang pronunciation nila ay R talaga. Lahat ng malapit sa Agusan River origin ay ganyan. Gusto ko lang ngayong sabihin, as far as I'm concerned, may tatlong level ang Mandaya. Okay? Yung sinasabi ko na Mandaya sa seashore, yung Davao o Dinabao, then you have the Mandaya na nasa kwan, nasa itaas, yung pinag-aralan lalo na ni Dr. Pasion, at yung archaic na Mandaya, yung ginagamit natin sa mga epic poem. Okay? Dapat ay nasisiyahan ako na ang orthography natin ngayon ay nakaka-capture yung differences ng dalawa, yung tatlong kwan na yan, grupo. At sana patuloy pa natin ang effort na walang mawawala na Mandaya dialect. Kasali na yung Kalapagan o yung Maragusan at saka yung itaas doon sa Boston na may halo ng Manubo na hindi feel nila na hindi sila kasali. Dapat unti-unti ay maisalin natin sa ating orthography. Ang orthography lang yun, guide how to pronounce. Ang sinasabi ni Norma ay mas malalim. Susulat pa tayo po ng grammar eh. Grammar at saka dictionary, vocabulary. So, doon natin makikita, doon dapat lumabas ang pagkakaiba ng mga words from Mansaka to salita sa Kalapagan o salita sa Pantuyan o sa Sangap o sa Katiil. Doon sa grammar na yon, ilalagay sa parenthesis, this is the Mansaka word, this is the Ika. Ganyan po, hindi natin pili kaagad maging isa lang ang ating pagtingin. Pag-aralan mo natin mabuti ang mga iba't ibang paraan how to present the orthography at yung later on mag-develop ng grammar. Yun lang ang masasabi ko at sana ay mayroon tayong enough na courage to go through yung mga gawain dyan. Salamat po sa inyong lahat. Salamat, Pads. Okay, so i-ano natin kasi malapit ng mag-end at I extend lang natin ng konti and then we'll have si Doc Pasion tsaka DepEd Region 11 may gusto pang mag-comment, tapos si Sir Ricky. Okay, yung last three na lang siguro. Tapos end na natin kasi ano na, lunchtime. Sige po. Doc Pasion? Dagang salamat, Sir Janus. Gusto lang nako na i-register ang ako ang observation, technical lang man siguro ni siya regarding bitaw sa katong na-mention magud ganina is about inclusion ang ato ang kining orthography. So nakita na ko ganina na ang katong paggamit ng consonant na Q dayon katong consonant na H wala magud siya. Although nasa presentation, pero akong pangutan na is i-appeal ba ni siya sa Mandaya karon nga alphabet ang kining paggamit sa Q, paggamit sa H. Kaya ang sako ang nahibaluan, ang Mandaya nga nagagamit manggood o H is only, wala nagamit o H is Caraga and Manay. Then may bagang kakatiil tungod sa impluensya na may H na. So karon mayingon ta sa Mandaya, i-appeal ba nato siya sa orthography o sa alphabet ang H. Then ganina po sa presentation na obserbaran nako na more lang sa halimbawa na ang paggamit ng O at saka U ay walay pag-usab na meaning sa paggamit nato sa O ug U sa word o sa words, no? Pero akong ipangutana sa uban sa mga Mandaya people na naaba mo'y mga example o halimbawa na mga words na makita nato nagigamit ang o og kanang u nga nag-usab ang iyahang meaning.
Kay ang more ang presentation mang good more in walay kausaban. So ang ako alam basin na adi ay pud sa naibaluan sa mga mandaya na naadiay nga nami una ning example pero wala lang dai siya na nahisulat no ayan ana basin wala lang pud na nagather. So I hope nga naay mahatag para ma-consider pud siya sa atoang ani nga orthography. Then kaganina sa slide 3 man ata to kay nagisgot man ta sa syllabication pag ano nalang ko'y comment katong yan i yan tapos dash I na giuri-uri siya according sa tawag nito katinog ingon ana. So ang yan iba ang i ay nag ang yan i ang katong i bitaw or I katingog o binubuo lang ba ni siya na katingog o kanang patingog. Kana ang ako ang gikalibgan, murag technical lang siguro na siya no. Basta i-review lang siguro nato kung tama ba po ang pagka-equivalent niya doon sa paghatag nato katumbas nito sa katingog patingog katingog ingon ana. Mubo na tubag, pwede, Jan? Ah, sige, sir. Sige, sir. Okay. Okay, katong H, no, tinuod na walay H. Okay, sa taas, sa original na mandaya, no, walay H, no? Tapos, gisugdan ang H sa glottal stop. Okay, so, na ang information, ang idea na ana, no, dito sa orthography. Okay? Pangalawa, very important katong O ug U. Okay? Na ay kalainan ba sa buot ipasabot kung pulian ug O ang U and vice versa. No? So, we would appreciate it kung may ano na no, may inputs dito sa mga elders no lalo na. Tapos yung third, yung yan e no? Sayop ang statement nga na ay syllable na nagsugod sa vowel. Okay? Sa pagsulat pwede. Pero sa paglitok dili. Katong yan e kaya na ay giyon or hyphen dito kay ang giyon or ang linya represents the glottal stop. Yun ang paliwanag doon. Kaya Raymond, no, yung sinasabi na lagi na mayroong V na syllable sa yupto. And that has to be correct. Sige po. Thank you, sir. Hello. Okay po. Sige, ano po yung DepEd? May gustong magsalita? DepEd Region 11, Sir Manuel. Madiyaw. Good morning everyone, mga kalubunan. Okay. In behalf of our regional director, Dr. Alan G. Farnaso, I would just like to humbly share, sir, yung iPad updates natin with this initiative of TEDTEBA. Actually, sir, we had already twice na ho. Yung conduct of the Regional Office on Participatory Orthography Enhancement with the SIL, kasama natin ngayon si Ma'am Sinia and Ma'am Cecil. And then almost nakasidana sana kami for this pandemic ano, season. And then as we all know, yung Mandaya kasi is not only for Makati City and Davao Oriental. Meron din kasing ano, Mandaya IP language sa Davao de Oro, Panabo City, Tagum City, and Davao del Norte. How I wish no na sana mapasama natin siya para bang region wide ang dating. Tapos yung ano ko din pagkaintindi na yung Dinabao or Dabawenyo, Kamayo or Kinamayo. These are just ano yung considered to be lingua franca ng Davao Oriental. And then yung Mandaya is just IP language na talagang separate siya nagawa ng orthography. Yun. Okay, anyway, ano ko lang yan, sir?
sharing ko lang yan. Maraming salamat. Okay, salamat po sir doon sa updates niyo sa progress ng ginagawa na orthography sa DepEd for the Mandayat. Okay, sana ma-consider. Tapos basahin natin itong comment ni Ma'am Rinch na the forum clearly shows that orthography development is not simply a linguistic endeavor. The community identifies with it and put their hopes and dreams about their language and culture into it. I hope lang na ma-consider or my consideration will be given to how this will help children. Okay, so dapat masama din yung paano natin maturo doon sa primary education and how for them to learn how to read easier. Sa primer din po, ma-reflect ang differences. Same, yung comment ni Ma'am Cecil, please consider the Mandaya children in their quest to read and write. Okay? Yun dito siguro tayo mag end tapos to give the closing remarks gusto kong tawagin si Mang Katadong Jano. Sandali lang. Oo, yun na ang ating closing remarks, ma'am, para mag-end. Closing remark sige. Muna. May one sentence lang sasabihin si Mang Katadong Diyan. Okay po, sige po, ma'am. Oo. One sir, kanang inyong giingon nga Mandaya. Kanami ng mga Mandaya gayon. Mandaya lang ako. Dili Mandaya. Ah, okay. Sige po. Ang tamang pronunciation, Mandaya. Okay, salamat po. Oo, pag insider, Mandaya. Pag outsider, murag Mandaya. Mm. So, ano yan? Tama. That is what I'm saying na daghan ang tama dito sa iban, no, Mandaya, pero sa tinuod Mandaya is correct. Okay, with that, salamat Sir Ricky. Pwede na siguro tayong to call it a day. Very fruitful yung discussion. Sana maging simula ito ng mas ano pang matatagpan na collaboration with the community and then government agencies and academic institutions. Okay, may napadala na link sa chat box para sa evaluation form. Pwede nyo yung i-click para magsagutin nyo yung questions para ma-evaluate yung activity. Salamat po sa lahat ng dumalo. Dagang salamat sa tanang na nag-attend o nag-komentaryo, nag-ask ng questions. Thank you very much. And then to end talaga, nandyan si Mang Katadong Ernesto para magbigay ng closing remarks. Okay, ito na yung last. Mang Katadong Ernesto, please. Pwede yun na salamat sa nga niingog ang kaliko na yung kaatbang na tumarag Mandaya arag mansaka aw palagin nyo na salamat sa tagal lang na liupad na yung kapundag. Ya yo gayan de. Ya katang da kang gyanon. Ya karoran da kan yum de. Nian de. Ari ari nya. Translate de mam norma. Wisdom sa Diyos at sa lahat ng mga tumulong, yun lang. At nabigay tugay siya ng mga taga-Caraga at lahat ng Mandaya sa Oriental. Ano po ba? Kaya natan mo majumin? Si Tio Agos. Salamat ya magtang pakita ya malulang bahaya. No, sa lumad lang yung susi. Tapitibo ako na ngayon.
dang lingwanan labay sang liwalingan kau santing ganda gao kau mana dilena ka aiwan dinato ka buutau nan omana kubadu ya isaba badin dinak doa kau santing tudlo anda santing kuawai do na dinaba abaya om kami tu song bayo pamulla yolanta akon pangonai salida bun ang kalay talanta ko alina o au dagayo ikodlo au labay away do talamat nanti gindo untung san tikwa waido salamat salamat mag bago tayo mag ano class picture i-open yung camera niyo mag picture tayo may sasabihin po yung project staff ng Indigenous Navigator Project Ma'am Bernice maraming salamat Janus at maraming salamat sa lahat ng ano ng dumalo maraming salamat sa mga inputs ninyo, ano yung mga na nasabi ninyo. Ito lang talagang nagpapakita na ito ay talagang working orthography at hindi hindi humihinto ito dito lang sa dokumentong ito. Yung mga natanggap ng mga iba na version ng ano ay maiksi, yung maiksi na ano, kaya wala pa yung mga paliwanag doon, no? At tama yung sabi nila, kailangan may primer, merong mga dictionary, meron pang mga iba't ibang mga materials na kailangan nating gawin para talagang magamit ito doon para maipamana natin o maituro natin sa mga bata ang paano bigkasin o paano isulat. So, nagpapasalamat ako sa mga professionals na nag-comment. At sana ay ang the back of our minds ay kung paano magiging useful ito sa community. So kung ang technical ang pag-uusapan, let us consider na ang mga users, the final users, yung mga bata, yung mga at saka yung mga teachers na magtuturo. Doon sa tema ng decade for the world's for the indigenous people's languages na magsisimula next year. Ang tema ay language users human rights. Kaya yun ang lagi nating iisipin na yung mga karapatan ng mga gumagamit o mga nagsasalita, yung gumagamit ng wika, yun ang ating tutuunan ng pansin. Sa ngayon, inaasahan namin na tayo ay itutuloy natin ang ating pagtutulungan para ito ay magiging totoo na magagamit ng mga eskwelahan, mga bata. Maraming salamat at sana ay maayos ang pag-uwi ng mga kapatid sa kanilang mga lugar. Sa mga ating mga advocates, sana ay ituloy natin ang pagtutulungan. Maraming salamat galing sa Indigenous Navigator at sa Tibtiba. Salamat po, Ma'am Bernice. Request po, paki-open nung inyong camera kasi mag class picture po tayo. Okay, unahin natin yung page 1 tapos page 2. Okay po. Abli. Oh, abli sa camera, mag class picture. Isa po, abli sa camera, ane. Pulat. Kay wala pa'y kompleto si Luke. Ngiti kayo. Mario. Si Sir Tabayra. Okay po, naka Father Tabayra. Open yung camera. Okay. Oh, first time na nakita ko yung mukha ni Luke.
Thank you very much, Sir Ricky. Ah. Nakalimutan ko kanina na i-recognize. Ah, kasama pala natin sa loop natin ang SIL. Thank you very much. At saka, Oh, and nandiyan yung mga ano. Mga... Andiyan yung, yan, nakita ko nga, eh, nagsalita. SIL at saka NCIP. NCIP. Tama. Thank you very much. Ah. Pasensya in sa mga friends ko sa NCIP. Okay. Okay. Okay Eddie. Hello? 1, 2, 3. Makuha na ko? Makuha na ko? Oo, pwede na, pwede na. Okay, ilang pages to? Isa, dalawang pages. Okay, second page. Si second page. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, okay na. Okay, maraming salamat. Salamat kayo. Maraming salamat. Maraming salamat, Janos. Maraming salamat. Sir Luke. Ituloy natin pag-uusap. Yeah. Oh. Nagustuhan ko yung haircut ni Kwan, ni Sir Janos. Oh. Siguro na salamat po, salamat. Nasa mental campus ka ngayon, Prof. Janos. Nasa bahay. Nasa bahay ka. Oo. Sige po. Salamat. Bye-bye. Sige, maraming salamat, salamat everyone. ASDA. Thank you po, NIL, NCIP, DepEd. ASDA, MG, maraming salamat for bringing your participants here. Thank you very much. Thank you so much. Salamat.